Pumanaw na nga ang iconic actress na itong si Jacqueline Jose sa edad na 59. Marami ang nagtataka at nagulat sa nangyari sa kanya dahil napakalusog daw ng katawan nito at baka daw may foul play kung bakit nawala ang iconic actress. Pero wala pa rin paliwanag ang mga pulisya ng dahil dito. Kaya nga isa sa posibleng dahilan kung bakit pumanaw itong si Jacqueline Jose nga dahil nga mag-isa lamang siya sa kanilang bahay at yung lungkot na kanyang nararamdaman. Kaya narito guys, panoorin natin kung ano nga ba ang mga hinaing nitong si Jacqueline Jose, lalong-lalo na sa kanyang mga anak. Nalulungkot pa rin ako. Lalo yung bunso. Yung lalaki. Kevin. Paano po yung routine niyo everyday na nag-iisa lang kayo sa bahay at ang kasama niyo lang ay kasambahay? Please. Ganon ko kamahal ang mga anak ko. Nung time na tinanong ako bakit hindi ako magka-partner, naubusan na kasi ako ng time eh. Sabi ko, kung magkakaroon ako ng katuwang, tapos yung anak kong lalaki, maiilang o mawawala ng lugar sa akin, hindi bali na lang. Mas pipiliin mo yun. Mas pipiliin ko na sila na. Ganon ko kamahal ang mga anak ko. Kaya mong isakripisyo yung sarili mong kaligayan para sa kahit buhay ko, ibibigay ko. Pero sa pagkakataong ito, Miss G, hindi ka naman talaga iniwan ng mga anak. Nagkataon lang na gusto nila maging independent. Oo, independent. At saka, I'm sure deep in their hearts, hinahanap rin nila ako. Nung hinatid ko si Andy sa hotel, sa hali, iyak ako ng iyak. Kasi parang, kailan ko na naman kayo makikita. Pasyon ka kasi sa Siargao. Yeah, but you know, my work is requiring so much of my time. Hanap ako, sabi ko na ano, hanggang malakas tayo magtrabaho, tayo na magtrabaho. Kasi baka dumating yung time, hindi na natin kaya. Lalo na kung nag-iisa ko, sino mag-aalaga sa akin? Baka hindi ako mag-iipon. Maaalagaan ka ba ng ipon? Di ba, iba pa rin, di ba, pag ang andyan presensya, taong gusto mo makita at makasama. Oh, talaga. Nung na-hospital ako, sinabi ko sa ito na mag-fine ako ng 2 days. Wala akong ginawa kung hindi umiyak. Kasi ganito pala ako. Ang hirap ng nag-iisa. Bakit gusto mo pa rin magtrabaho? Meron bang sa mga anak ko. Somehow, makalimutan mo maging malungkot? Well, nakakatagal din naman. Mo yung... Oo. Malaking factor din yun na kapag nakalakiin ako, I have my extended family with me na masaya. Kahit may kaparty, si Tiliti, kahit sino. Extended family yan, mga... Hindi mo alam, kaya ikaw nagkasakit yung mga anak mo na at mga apo mo nag-aalala. Kaya dapat talagaan mo rin ang sarili. Thank you. Diba? Anong message mo kay Jacqueline Jose? Maging matatag ka. At, malungkot. Maging matatag, huwag malungkot. At, humiti paminsan-minsan. Normal na sinasabi nila na irespeto ang magulang. Yung respect sa kids naman. Na minsan tama rin yung desisyon ng anak kaysa desisyon ng magulang. Maaaring tayo ang luwal sa kanila, ay bigay ng buhay. Pero huwag natin kalilimutan na may buhay din sila at may karapatan na ipaglaban kung ano ang sa tingin nila tama. Makinig din tayo sa kanila at hindi porke nanay tayo at anak sila, lagi na tayong tama. Lalo na sa panahon ngayon, marami na tayong hindi alam ng mga magulang sa nangyayari sa mga kabataan. Makinig na lang muna tayo at tayong magdesisyon. I-trust natin sila. Pag mali yung ginagawa, yan, dyan tayo pumasok. Pinalaki ko yan, pinaghirapan ko yan. Alam ko kung paano ko pinalaki. May respeto, may pagmamahal. Marami makisama sa kapwa. Magalang. Alam ko, pinalaki ko ng tama. So kung ano man ang magiging desisyon nila, nasa likod lang ako. Palagi natin pagkatiwalaan. May desisyon yan. It's impossible yung wala. Pagduda ka sa pagpapalaki mo, ikaw na may problema. Kung alam mo na pinalaki mo ng tama, pagtiwala ka. At yun na nga guys, napanood natin at napakinggan natin ang mga hinaing at sakit na nararamdaman nitong si Jacqueline Jose. Pag nanay ka talaga ay intindihin mo ang iyong mga anak para sa kapakanan nila.